Magbaon na po ng dagdag pasensya sa kalsada ngayong weekend. Bukod kasi sa dami ng mga nag-uuwian sa probinsya, may mga ginagawa ding pagkukumpuni sa mga kalsada. Mula sa EDSA North Avenue na Katutok Live, si Maris Umay. Maris? Mel, Biyernes na naman, kaya naman mas matinding kalbaryo pa ang kinakaharap ng ating mga motorista. Gaya na lamang halimbawa dito sa aking kinaroroonan sa EDSA sa North Avenue. Makikita nyo po, talagang mabagal na po ang daloy ng mga sasakyan sa aking likuran. Ito po yung mga sasakyan na papunta ng Camanava area at pati na rin sa North Luzon Expressway. At dito po sa North Avenue area, tumutukod na po ang mga sasakyan. Pero gaya na nga ng sinabi mo, Mel, ay kahit sa weekend, mukhang matinding traffic din ang susuungin ng ating mga motorista, lalo pat nag-abiso na po ang MMDA na may mga road re-blocking na isasagawa ang DPWH. Hindi pa man pumapatak ang rush hour, tukod na ang mga sasakyan sa EDSA Cubao northbound pasado alas 3 ng hapon. Bahagyang uusad, pero pagdating ng EDSA Quezon Avenue, mabagal na uli ang daloy ng mga sasakyan patungong North Avenue. Ayon sa MMDA, babagal pa ang traffic na ito. Wala na hong pinipiling araw yung pagbigat ng daloy ng trapiko. In fact, hindi na nga ho natin ma-determine ang salitang rush hour, ano? Pero ma'am, pagkapag Friday, kahit ho papaano nagdodoble ho yung bigat, hindi ho dahil sa kung anumang factors. Ito ay kahit 5% pa lang daw ng kabuoang sasakyang bumabagta sa EDSA ang nadaragdag. Bandang ikatlong linggo pa raw kasi na Oktubre, inaasahan ang dagdag na 20% sa mga sasakyang babagta sa EDSA. Ang EDSA ho ay nag-average ng 42 vehicular accidents. Pagbaha at the same time ho, itong mga stalled vehicles pa, nag-average tayo ng at least 25. Yan ho yung mga sabay-sabay, iba't ibang factors na nagko-contribute po sa pagbigat ng traffic. Pero kung inaasahan nyo raw na mas gagaan na ang daloy ng mga sasakyan ngayong weekend, huwag daw masyadong umasa at baka masaktan lang. Meron ho tayong mga road repairs, road constructions ahead, lalo na ho sa ilang mga major thoroughfares na hindi naman po natin pwedeng hindi gawin. Simula alas 11 ng gabi mamaya, magsasagawa ang DPWH ng road reblocking sa bahagi ng EDSA, Quirino Highway, Elliptical Road at Katipunan. Ayon kay Assistant Secretary Pialago, dahil sa dami ng mga kalsadang apektado, daandang libong motorista rin ang maaapektuhan. Hiwalay pa rito ang dinaranas ding kalbaryo ng mga dumaraan ng SLEX na ang karaniwa isang oras lang na biyahe, inaabot na ngayon ng mahigit 3 oras dahil sa ginagawang Skyway Extension Project. Kaya payo ng MMDA. Birth pains lang po ito, and sa ngayon, bukod po sa pasensya, we need to be selfless sa kalsada. Kasi kung papairalin pa po natin yung tigas ng ulo, pagiging hindi disiplinado, dumadagdag po yun sa pagbigat ng daloy ng trapiko. Yan naman po ang live na kuha, Mel, ng sa South Luzon Expressway, particular po sa may Susana Heights po. Makikita po natin na talagang magkabilang lanes. Yung kanan po, yan po yung pa-northbound. Yan po yung papuntang paluwas ng Maynila, habang yung nasa kaliwang bahagi po, yung mga puting ilaw na nakikita ninyo, ay papunta naman ng Laguna at ng Batangas. Makikita po natin na pareho pong lanes, magkabilang lanes, ay pareho na pong matindi ang daloy ng mga sasakyan, matindi po ang traffic. Every once in a while daw, kapag kinakailangan, nag-o-open sila ng counterflow lane dun sa may pa southbound. Pero dahil nakikita natin ngayon na mabigat din ang daloy ng mga trapiko, wala pong binuksan na counterflow lane sa mga oras na ito. Kapag may counterflow lane po, ay meron silang inilalagay na traffic enforcers para tumulong, mag-assist. At meron din pong mga ambulant tellers dun sa mga tollways para mas makapagpabilis ng pagbabayad ng mga motorista. So yan muna ang pinakasariwang balita. Good luck sa ating mga motorista ngayong gabi. Balik sa'yo, Mel. Maraming salamat sa'yo, Maris Umali.